Hello guys, for today's video, so andito na naman tayo, no? Balik tayo sa practice or balik tayo sa training. So gusto ko lang i-review guys kung mga natutunan ko about sa knife defense combat, about sa basic snubbing at saka sa basic catching and blocking. So medyo matagal-tagal din tayong nawala sa larangan ng martial arts, no? So actually guys, isa po tayong instructor talaga before, di ba? So nagtuturo ako dati ng taekwondo, nagtuturo ako dati ng muay thai, nagtuturo ako dati ng wushu, pinkak silat. So isa ako sa mga trainer niyan dati talaga. So karoon na din tayo ng mga estudyante na nakapaglaro ng regional meet, division meet, district meet, at lalong-lalo na sa palarong pambansa. Diba? So guys, actually guys, galing pa ako sa church niyan. So napilitan talaga akong mag-training or mag-practice kasi nga medyo marami-rami na din yung nagsasabi sa akin na kung nawala daw ako sa martial arts. So ano na ba yung na ba daw yung ginagawa ko? So bakit nawala ako, di ba? So marami ding nag-request na magpaturo sa akin ulit. So nire-reject ko lang talaga kasi nga wala tayo sa time or kulang tayo sa oras. Diba? So busy kasi tayo sa pamilya, guys. So ngayon, napag-isip-isip ko talaga na paano kaya kung bumalik ako ulit, di ba? So wala namang mawawala sa akin. So ayan guys, kasama ko ngayon dyan is isa sa mga pamangkin ko talaga. So tinuturuan ko siya para magiging partner ko siya. Actually guys, ang hirap kasi dito guys kapag nagtuturo ka ng ganyan tapos wala kang partner, di ba? So mahirap talagang i-masterize yung mga klaseng training na yan, kung paano i-demonstrate, kung paano i-perfect. Kasi kung ikaw lang mag-isa guys, para ka talagang value, di ba? So kung gusto mo talagang maging matuto, kung gusto mo talagang magiging mas magaling, so kailangan mo talaga ng isang partner talaga dyan, di ba? Kung baka pares, di ba? Ulit-ulitin nyo lang para magiging perfect hanggang sa makuha nyo na talaga, di ba? So actually guys, basics lang yan, diba? Kung paano mag snap, kung paano mag snubbing, kung paano mag catching and blocking. So pag magiging magaling ka na dyan guys sa ganyang klaseng uri ng knife defense, so actually meron din tayong mga exam dyan. So hindi basta-basta yung exam dyan kasi actual na talaga, diba? Actual na talaga, hindi na yung kahoy yung gamit natin. So itong kutsilyo na talaga yung gamit natin. So bahala na si opponent kung paano niya saluin, at least. So actually guys, bago namin gawin yung totoong kutsilyo, dapat si opponent talaga o yung estudyante namin is handa na talaga. Nakikita talaga namin na magaling siya, nakikita talaga namin na ready na siya or pwede na siyang i-actual, diba? So sa ngayon guys, yung pamangkin ko is bago pa yan. So para bang medyo ano pa, para bang kumbaga tawagan nating lousy, 'di ba? Kung sa 'di ba sa ROTC pa, parang lousy pa, kumbaga mahina pa, 'di ba? So pagdating ng panahon siguro, ang estimate ko diyan pagdating ng mga 6 months tapos nagtuloy-tuloy yung training namin, yung practice namin, alam kong mas magiging magaling na talaga siya at maganda na siyang tignan yung demonstration namin. So guys, abang-abangan natin na yung mga susunod nating mga vlog. So hanggang dito na lang, and salamat sa pag-watch. So thank you.